Sa ngala ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging marapatay sa banal na pagdiriwang, ianda natin ating mga sarili at pagsisiya ng mga nagawang pagkakasala. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa Mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Manami makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang. Kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa'y bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa simbahan, una, ng mga apostol, ikalawa, ng mga propeta, at ikatlo, ng mga guro. Naglagay rin siya ng mga gagawa ng mga kababalaghan, mga magpapagaling ng mga may sakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa, at mga nagsasalita sa iba't ibang wika. Hindi lahat ay apostol, propeta o guro. Hindi lahat ay binigyan ng kakayahang gumawa ng mga kababalaghan, magpagaling ng mga may sakit, magsalita sa iba't ibang wika, o magpaliwanag nito. Kaya't buong taimtim ninyong nasain ang mga kaloob na lalong dakila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginoo'y papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Ang Panginoo'y ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Pumasok ka sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y
pasalamatan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti't laging tapat kailanman. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, alleluia. Sumaiyo niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon na iyon, pumunta si Jesus sa isang bayan, tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasa lubong niya ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki na isang babaeng balo. Marami ang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon na makita ang ina ng namatay at sinabi sa kanya, "Huwag kang tumangis." Lumapit siya at hinipo ang kinalalagyan ng patay at tumigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya, "Binata, bumangon ka." Naupo ito at nagsalita, at siya'y binigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinidla ng takot ang lahat, at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, "Dumating sa atin ang isang dakilang propeta. Nilingap ng Diyos ang kanyang bayan, at kumalat sa buong Hudeya at sa palibot na lupain ang balitang ito tungkol sa kanya." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa lahat ng nanonood sa atin, sa lahat ng social media platform natin, lalo-lalo na mga kababayan natin sa ibang lugar. At gayon din pagdasal natin ang mga kababayan natin ngayon nasasalanta ng bagyo. Marami na po akong na-officiate na funeral mass. Marami na rin akong nasikol. Marami na rin akong napuntahang namamatay ang isang tao. Kahit anong salita ang sabihin ko sa mga funeral masses, kahit anong salitang sabihin ko sa mga nag-aagaw buhay na ando ng pamilya, sa mga namatayan, sometimes my words is not enough. Para bagang walang dating ang salita natin kung tayo nakikiramay dahil sa tindi ng kalungkutan ng mga namatayan. Sa tindi ng kalungkutan, hinagpis na mga nakikita ang mga mahal sa buhay na nag-aagaw buhay. Wala akong words na masabi talaga. Walang words na maaari kong sabihin para mabawasan man lang ang sakit na nararamdaman ng mga nawalan ng mahal sa buhay. Kaya kung titignan natin ang Ebanghelyo, alam na alam ni Jesus ang sakit ng babaeng balo.
wala nang ang asawa, wala pang anak, nag-iisa. Hinagpis na hinagpis, pero walang salita ang ginamit ang Panginoon. Hindi siya humingi na magtiwala sa kaniya. Pinakita kagad ng Diyos ang kanyang habag. At sa pagpapakita ng habag, binigay ang buhay muli ng anak na lalaki. Kung titingnan natin, paglilimian natin o pagninilayan natin, may mga pagkakataon na kuminsan kahit nagdududa tayo sa kagandahang loob ng Diyos, kuminsan hindi tayo naniniwalang tutulong siya sa atin. Minsan hindi kailangan o madalas, hindi kailangan ang pananalig natin dahil ang Diyos ay tunay na mahabagin. Kahit hindi natin hingin at kahit hindi tayo maniwala sa Kanya, binibigay niya ang kailangan natin dahil sa Kanyang awa, dahil sa Kanyang habag. Linggo-linggo, naririto ako sa inyo. May edad na ako at maraming sakit. Minsan tinatanong ako ng mga parishioner ko. Minsan tinatanong ako ng mga kaibigan ko, hindi ka ba napapagod, padre? Napapagod. Nagkakasakit. Pero bakit ako lumalakas? Aminin ko sa inyo, sikreto ko. Kumpisyonaryo. Tuwing pumupunta ko rito linggo-linggo, natatanggap ko ang awa ng Diyos. Natatanggap ko ang Kanyang milagro. Natatanggap ko ang pagluwag ng kalooban ko. Nagkukumpisal ako linggo-linggo. Dahil alam ko, may karamdaman ako. Hindi kailangan at hindi naman kailasay niyo na kailangan natin ng doktor o mga manggagamot. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay kaya tayong gamutin ng mga manggagamot. Minsan, maniwala tayo, kailangan lang natin si Jesus. Siya ang manggagamot. Sa Kanya, sa Kanyang awa, kayang ibigay ang buhay natin. Napakarami ng doktor o manggagamot tayong nakita, nabalitaan. Marami rin po akong kaibigan manggagamot, pero dumaan din sila sa mga karamdaman. At kung minsan, anong hinihingi nila? Ipagdasal din sila. Ano sabi sa unang pagbasa? Kasangkapan tayong lahat ng Diyos. At bilang kasangkapan, ang mga doktor, mga manggagamot, mga health workers, kasangkapan ng Diyos. At tayo rin ay kasangkapan ng mga manggagamot kasi kailangan din nila ang ating panalangin at tulong. Kung naalala nyo, yung wish ni Alexander the Great. Lumang kwento na, pero nagbalik kanina sa isipan ko. Ano wish niya? Sabi niya, pag ako'y namatay, gusto kong magbubuhat ng aking kabaon ay ang mga magagaling na manggagamot ng aking imperyo. At ang kayamanan ko isusunod sa akin na iniitya sa labas. Ano ikatlong niyang wish? Ayoko ang kabao ko kulong. Gusto ko ang kabaon ko bukas ang dalawang gilid. Nakalabas ang aking kamay. Bakit? Bakit magaling na manggagamot? Dahil gusto niyang sabihin, hindi kaya, nino man, maliban ng Diyos, dadagdagan ang buhay natin. Kahit pinakamagaling kang manggagamot, kahit marami kang salapi, Diyos lang ang makapagbabalik ng lakas at buhay natin. Bakit nakalaylay? Wala akong dadalin sa mundong ito. Wala akong dadalin kahit isa. Ang pinaghirapan ko, hindi ko bibitbitin.
Kaya nga merong isang sinulat, ang isang manggagamot, live a balanced life. Kung ano meron ka, kahit konti, magbahagi ka. Dahil hindi mo yan dadalin. Kahit konti, dahil magbibigay ito sa iyo ng lakas sa awa ng Diyos. Kanina sabi ko sa inyo, mahabagi ng Diyos. Kahit hindi ka humingi sa Kanya. Alam nyo, naka-assign ako sa Sambales. At marami ako nasasakupan na katutubo, ita. Meron pong isang istorya doon na doon sa bundok mula sa simbahan namin, parokya, pag umakyat ka doon siguro mga isang oras at kalahati kasi baku-baku ang daan at mataas. Meron doon yung tatay niya, nanay niya, lumapit sa akin at kinuwento yung anak niyang katutubo sila. Anong sabi niya? Father, ang anak ko, grade 3 yata, grade 2, babae, natetano ng lata. At nung natetano ng lata, tinakbo sa ospital. Diniklara sa ospital, napatay. At halos tatlong araw na o dalawa o tatlong araw nang patay ang bata sa ospital. Matigas na, pero umiyak ang nanay at tatay. Humingi ng awa sa Diyos. Alam niyo yung bata na diniklara ng patay at kukuni na para iimbalsa mo? Nagising at ang laking gulat nila, wala ang tetano. Nung tinanong ang bata, paano ka gumaling? Sino nakita mo? Katatapos lang ng kapistahan noong linggo ng Birhen ng Dalamhati. Alam ng Birhen ang pagdadalamhati ng magulang. Ano sabi ng bata na hindi naman pala simba? Sabi niya, nakita ko isang babaeng maganda. At ang sabi niya, ito yung sabi, pumunta ka sa pari ninyo, magpasalamat ka, hanapin mo siya at sinambit ang pangalan ko na hindi naman niya ako kilala. Doon ko napagtanto na kahit hindi tayo humiling ni magdasal sa Diyos, kilala tayo maging ng nanay niya. Kilala tayo ng Diyos, kilala tayo ng mahal na ina. At anong sabi ng bata? Sabi niya, sabi ng babae, kasi paglabas nila sa ospital na nadeklara siyang buhay, wala yung tetano, sabi ng bata, daan tayo sa simbahan. Eh yung lugar ko po, napakaraming ibang sekta, napakaraming Aglipayano sapagkat yun ang sentro ng Aglipayano sa Sambales. Andun ang kanilang katedral. Sabi niya, dun sa simbahan ng Katoliko, sabi ng bata, sabi ng nanay, bakit? Sabi kasi ng babae, makipagkita ako kay Father Perdi, ni hindi ko siya kilala, ni hindi niya ako kilala. Dahil hindi niya na ako natagpuan dun, yung sumunod na linggo na umakyat ako dun sa bundok para magmisa, sabi ng nanay, Father, hinahanap ka ng anak ko. Nasaan ang anak mo? Nasa eskwela po. Tawagin mo. Natawag yung bata. Dinala sa akin. Alam niyo yung bata, inakap ako. Sabi ko, bakit? Sabi po ng babaeng maganda. Sabi ko sa bata, anak ko, may mission ka. May mission ka. Kaya po tayo, kumisakit man tayo at patuloy tayong humihinga, may pinapagawa pa sa atin ng Diyos. Kaya huwag ka magsasawang kumilos kahit kuminsan nakakapagod. Kasi hindi magkukulang
ang lakas na ibibigay sa iyo ng Diyos. Maraming sumusuko, humihintong maglingkod dahil may karamdaman, may problema, may sakit. Huwag po. Dahil kung ano ang kulang sa atin, siyang idadagdag ng awa ng Diyos. Amen ba? Amen ba? Amen ba? Kung ano ang kulang sa'yo, maging pananampalataya mo, maging lakas mo, maging anuman ang kulang sa'yo, pinupunan ng awa ng Diyos. Ang Ebanghelyo'y ang Diyos nagpakita ng awa kahit hindi ka humingi sa Kanya. Ibigay mo lang ang sarili mo sa mga oras na ito. Ano man ang kulang sa'yo, ano man ang pinangangambaan mo, ano man ang hinihingi mo, sa oras na ito, ibinibigay niya. Kung ano ang kulang, siyang ibibigay ng Diyos. Manalig kayo sa mahal na poong Jesus Nazareno, sa kaniyang awa sa atin. Mahal tayo ng Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, gumawa ng mga himala si Jesus upang ipakita ang kanyang banal na habag at kapangyarihan. Puno ng pagkamangha sa ganito mga kahangahangang bagay, manalangin tayo sa Ama na nagsugo sa ating tagapagligtas. Ang itutugon po nating lahat, Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Sa pamamagitan ng paggabay at tulong ng mga pastol ng simbahan, naway maipakita ang pag-ibig at kalinga ng Diyos sa sambayanan. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Ang gobyerno naway maging daan ng mabaging pag-ibig ng Diyos sa katangitanging pagkalinga at pagtulong na kanilang ibinabahagi sa mga dukha at mga may sakit. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Yung mga nagdurusa sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay, naway muling sumampalataya sa buhay sa tulong ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Ang mga may sakit, katulad ng anak ng Balo, naway makadama ng mapagpagaling na kamay ni Jesus. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Ang mga tapat na yumaon naway, muling ibangon sa kaganapan ng buhay sa presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Tumaimik po tayo sumandali. Sambitin natin ang ating mga kahilingan na talagang ibibigay ng Diyos. At sambitin din natin na ang ating mga pasasalamat. Ama naming Diyos, gabayan mo kami upang aming mahipo ang mga may pusong wasak at matulungan silang madama ay yung anak na dumito sa amin. Niling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Itong tinapay at anak na mula sa'yo muling ihahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, maawain mong dinggin ang aming pithaya at paunlakan mo ang paghahain aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na kay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siyang iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, yung pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng Espiritu gayong banal, ang mga kaloob na ito, pampara sa amin, ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon hindi naman na matapos ang hapunan, nawa kaniya ang kalis, muli ganyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggan tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Pagbungin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyon tinapay na nagbibigay buhay, parang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa na mahal na Birhing Maria, Ina ng Diyos, ng kabyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Niling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan, pag-ibig na mahal na pong Jesus Nazareno, nawa ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po kahit magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, naririto si Jesus, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ang Diyos na mahabagin, ang Diyos na mawain, ang Diyos na ating lakas, ang Diyos ng ating kagalingan. Mapalad tayo ngayong tinawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawa ay ingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo.
gustate et vivete. Moniam suavis est Dominum, beatus spiritus sperat, qui sperat eo. Come to me, all you that labor, all you that labor and are burdened, and I will give you rest, and I will give you rest, says the Lord. Gustate et videte, moniam suavis est Dominus, beatus spir qui sperat, qui sperat in eo. I will bless the Lord at all times, his praise shall be ever in my mouth. Let my soul glory in the Lord. The lowly will hear me glad. Gustate et videte, moniam suavis est Dominus, beatus vir qui sperat, qui sperat in eo. Gustate et videte, moniam suavis est Dominus, beatus vir qui sperat, qui sperat in eo. Glorify the Lord with me. Let us together extol his name. I sought the Lord and he answered me and deliver me from all my fears. Gustate et videte, moniam suavis est Dominus, beatus spir qui sperat, qui sperat in eo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang wagan diwa namin ang umiral
kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabasbas. Sumaiyo niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kahilingan na iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalalala nilang imahin at mga dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating pagdiriwang, mayo kayo sa biyaya at pagpapala ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba na namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin.